Good morning, guys! Yan, umagang umaga dito, alas 6. Yan, nakakap noodles ako kasi at sakit ng chan ko. Gusto ko humigop ng sabaw. Pero hindi kami makaluto dahil mga kulang-kulang yung regados namin. Yan, higop lang ako ng sabaw, guys. Kain tayo! So, dahil hindi na kami makatulog ulit, guys, naisipan na namin magluto ng lunch. Sisig ni Mister. Kinikrave ko yan lagi kasi ang sarap talaga ng sisig niya. Yan yung Ricardo sibuyas lang at nagpiprito na rin siya ng manok, chicken breast. Guys, ina-allergy na naman yung kamay ko. Ang kati, hindi ko na maganyan. Ay naman si Tirisin, buti meron pa kami dito. Last one. Pati yung mata ko, yung takulukap ng mata ko. Hindi siya okay. Mahap di na masakit na parang maga. Hindi pa tapos si Mr. magluto dun sa kusina. Kain tayo, guys. Ito para kay Ate Kams. Kasama ni Master. At itira namin kahapon. Ito yun. May lemon pa. Kain! Kakagising lang namin, guys. So, magdi-dinner na kami. Yun lang ulit yung ulam namin. Sisig at yung tira ulit na tokwa. At magdi-dessert kami ng Hershey's, cookies and cream and chocolate. Mag-edit lang ako and matutulog na rin, guys. Nakaligo na rin ako at nakapag-skincare. So, dito ko natatapusin yung araw ngayon. Please like, please subscribe. Bye! See you tomorrow! Good morning, guys! Today is Sunday and first day ni Mister ngayon sa work after ng leave niya. Yan, tulog pa siya kaya magsasaing na ako, guys. Para pagising niya, kahain na lang. Good morning. Ay, good afternoon na pala. Alam niyo ba, grabe yung tulog ko kagabi. At kahapon, buong araw kahapon. Dahil siguro dun sa cetirizine na ininom ko. Ay, biro niyo kagabi nung oras ako natulog. Alas 12. Tapos nagising ako ngayong alauna. Pero bago yun, ang dami kong tinulog nung hapon. May pasok na si Mister ngayon. Kaya ako yung nagsaing. Kasi late na siya natulog. Nagising ako mga alas 4. Gising pa siya. Ulam lang namin yung tira naming sisig. Kasi ang dami nun. Hindi naman namin naubos. Kami ni Mister ganun. Minsan feeling namin konti. Pero madami pala. Kasi pag nagluluto kami, ano eh, saktuhan lang. Yun. Kaya feeling namin lahat na nang niluluto niya, ano lang, sakto lang. Tawag muna ako kay la mama. Pag nasaing na to, iinitin ko na yung ulam. Tapos,
kakain kami ni Mister. Babaonan ko din siya. Kasi alas 12 pa ng daling araw yan. Ilang. Si Later. Nay, nag-stay lang na makikita mo yung patient mo. Nako. Guys, tapos na kami kumain. Nag-aasikaso na si Mister. Ako, magpa-plancha lang ako na itong pantalon kasi maglalaban ako and ayoko to itambak. Gusto ko planchain ko na galing sa sampayan. Papasok ka na. Anong feeling papasok ka na after mahigit 1 month? Pa din. Papag. Nothing. Nothing. Will change. Pag alis ni Mister, naglaba lang ako. At maghihilamos na din ako, guys. Bye. Maon mo. Tubig. Balangan mo. Love you. Mami, miss kita. Ha? Ingat ka, magdasal ka. Magdasal ka, upa. Love you. Chat mo ko, ah. Ingat ka. Sisindihan ko nga ito, guys. Cute. Saglit lang kasi pag nagtagalas, mahina ko eh. Nood tayo, guys. Hindi ko alam kung anong panonoodin ko. Yung Hunter x Hunter ba? O yung vlog nila, Rich at Race. Kasi, mahingan, hindi ako sana yung lang si Mister. Namimiss ko siya. Hindi nga pala ako natapos mag-edit kagabi kasi nga sobra yung anto ko, guys. Kaya nauna na din ako matulog kay Mister kagabi. Hindi ko na napigilan yung anto ko. So, yan. Baka yung mapapanood sa YouTube. Sige, yung vlog na lang muna ni Rich. May isa pa siyang vlog na hindi ko pa napapanood eh. Eto. Nood muna ako, guys. Guys, isasampay ko na yung nilaban ko. Nanonood ako ng Hunter x Hunter. Mamaya, panonoodin ko naman yung
Alchemy of Souls. My God, excited na ako. Kaya lang, feeling ko hindi pa out yung episode ngayon. Guys, naboboard ako nang wala si Mister. Hi guys, nakatulog ako at yan, magmimerienda ako ng Oreo with milk at manonood na ako ng Alchemy of Souls. Excited na ako, my God. See you later. Guys, natapos ko ng panoorin yung Alchemy of Souls. Hanggang episode 10 lang pala to. Yung season 2. Oh, ang ganda, ang intense. Satisfied naman ako sa ending. Magugupit na lang ako ng kuko ngayon. And papanoorin yung Hunter x Hunter habang magugupit. 2 oras pa bago umuwi si Mister. Let's go. Tapos na ako maggupit ng kuko ko. Yan, magtatahi ako ng uniform ko. Sinukat ko to. Sobrang sikip, kaya may nabutas. 2 na lang tong kasha sa akin, guys. Kaya kailangan tahiin. Ay, kailangan kong bumili ng bago. Dito na si Mister! I miss you! I'm so good without you! Mau. How's your work? It's good. Are you tired? No, I'm not tired. Did you miss your work? I miss my wife. Stop it. Guys, dito na si Mister. Magbibihis lang siya. Tapos, kahain kami. Good afternoon, guys. Next day na. Nakalimutan ko na naman i-out yung vlog kagabi. So, yan. Magkahapi lang kami ni Mister at magla-lunch. Century 2 na yung ulam namin. Papasok na rin siya, kaya mag-aasikaso na siya. Behave ka dun, ha? Ha? Curse. Hi, guys. Pumasok na si Mister. Ewan ko, nalulungkot ako. Naiyak ya? Dalawang oras lang yung tulog ko, guys. Or 3. Kasi ang dami kong tulog kahapon. Kaya ending nung gabi. Hindi ako, nahirapan ako makatulog. Monday na ngayon, malapit na yung pasok ko. Actually, ngayong may pasok si Mister, gusto ko na rin pumasok kasi nalulungkot ako pag naiiwan ako dito sa bahay. Drama yun. Maghahanap lang ako ng mapapanood, tapos baka makatulogan ko din to kasi inaantok ako, guys. Hi guys, inaantok na ako, napapikit na ako habang nanonood, pero nagising ako, ang daming ambulansyang dumaan. Hindi na ulit ako makatulog. So, ipiplay ko ulit yung pinapanood ko para makatulog ako ulit.
At dahil hindi ako makatulog, may ikukwento na lang ako sa inyo. Kahapon, hindi ko na nasara yung vlog kasi kumain kami ng mister, nagkwentuhan. Siyempre, first day niya after 1 month and how many days sa work. Kaya nagkwentuhan lang kami, tapos nanood din kami. May katrabaho siya. Pinoy din. Pinoy pa. Ano? Kasi ilang beses naman ang nangyayari na may kumukuha ng number ni Ryan ng mga Pinay. Pero, syempre hindi niya binibigay, diba? Syempre may asawa siya. Tapos, siya mismo naman yung nagkukwento sa akin. And, proud din naman ako bilang babae, syempre, na ganun yung asawa. Tapos, kahapon nga, may babae. Basta dalawa daw yun sila. Ano, hiningi yung number niya. So, hindi niya binigay. Tapos, nag-CR siya. Tapos, pag-uwi, may tumatawag na kay... Ay, bago pa siya umalis, may tumatawag sa kanyang number. Pero, syempre, hindi niya sinagot. Kasi, hindi naman siya sumasagot ng mga number lang. Except, pag may in-expect kaming order, ganyan. Tapos, may message pa daw siya sa WhatsApp. Hindi ko magets yung katrabaho niya. Alam mong may asawa. Tapos, ibibigay mo yung number. Yun na nga, pag-uwi ni Ryan, kinuwento niya sa akin. Ako, hindi naman ako nagalit kay Ryan. Kasi ginawa naman niya yung dapat niyang gawin bilang asawa, bilang lalaki. Alam mo, ang dami rin talagang malalanding babae, no? Kasi tinanggihan na nga, tapos hihingin pa sa iba yung number. Ano ba kayo? Kating-kating na ba kayo? Kating-kating na ba kayo, ha? Ang dami talagang malalandi. Oh my God. Ano, single ako? Hindi naman ako yung... Yuck! Yung nangihingi ng ano sa lalaki. Ng number. Oh my God. Cheap. Diba? At saka, never naman ako naging bad influence sa iba na pag alam kong may karelasyon, yung ibubugaw ko pa. Lalo asawa pa talaga. May asawa pa talaga. Turn off. Buti na lang, hindi ko siya partner. Buti na lang talaga napunta ako sa matinong lalaki. What if sa ibang lalaki ngayon ginawa? Siguro, kinagat na yung ano niya. Yun lang. I super appreciate my husband. Kinumpronta pala yun ni Ryan. Yung lalaking yun. Sabi nung lalaki, pasensya na daw. Kasi hiningi daw yung number nilang dalawa. Eh, bakit mo nga ibibigay? Hindi na binigay ni Ryan yung number niya. Tapos, magpapa-discount daw. Tapos sabi niya, baka makita daw ng misis, pasabi daw pasensya na. Excuse me, hindi ko sinacheck yung phone ng asawa ko. Hindi ako stricta pagdating sa mga ganyang bagay kasi I trust him. I super trust him. And pag may mga ganyan siya mismo yung nagkukwento sa akin, hindi ko kailangang i-check yung mga social media accounts niya. Yun lang. Nagagalit talaga ako sa kanya. Yun lang guys, na-share ko lang. Kaya kayo, umiwas-iwas kayo sa mga bad influence na tao. Tsaka maghanap kayo ng lalaki na kahit wala kayo sa tabi, loyal pa din sa inyo. Hindi kayo lulukohin, hindi magsisinungaling sa inyo. Nawala tuloy yung anto ko. Hi guys! This is another day and yes, gabi na nga. Ang daming gaps ng video na to. Kaya,
Hindi ko alam kung paano ko to i-edit. Pero, sa dami ng gaps, alam kong mahaba pa rin tong magiging vlog na to. Kasi ilang araw to, guys. At saka, yung mga gaps na yun, ano lang yun? It's either nanonood ako ng TV, nakalimutan ko na mag-video, or nagkuwentuhan kami ni Mister hanggang sa nakalimutan ko na, or tulog ako. Yun, guys. Last day na ng local leave ko ngayon. Ang haba ng araw ngayon lang ako nagsimula mag-vlog kasi natamad ako mag-video kanina. Naligo ako and nag-skincare na ako ngayon, as you can see. Ang dami nung nakuha. Medyo nalulungkot ako kasi taong bahay lang ako talaga ngayon. And syempre mamimiss ko na dito lang ako. Pero medyo excited ako kasi nabobored din ako kasi wala si Mister dito. Kaya, yun. So yan guys, naayos ko na yung bag ko na dadalhin sa work. Hindi ako nagpalit ng bag, guys. Ito pa rin yun yung gamit ko bago ako mag-leave. And na-charge ko na rin yung AirPods ko and yung relo. Ayan. Nalaban na rin ni Mister yung sapatos ko. Nakapagtahi na ako ng uniform. Ayan. Ayan lang siya. Ganda na itong bag na to, guys. Sa Shein lang yan. Na-refill ko na rin yung mga pabango. Fresh na, guys. Cute ng headband ko, guys. Bakit nga ba ako nag-leave, guys? Kasi, di ba dapat uuwi kami ng Philippines, kami ng mama at papa ko, sila from US, ako and si Ryan dito sa Saudi. Dapat sabay-sabay kaming uuwi sa Pinas. Kaso nga, may hindi inaasahang nangyari, kaya hindi kami natuloy. December na rin yun nung sinabi sa akin. Or November katapusan. Hindi ko na maalala. Basta maglapit. Ewan ko, hindi ko na sure. Last chinek ko, November pala. Sinabi sa akin nila mama na hindi na nga kami matutuloy. Tapos, sobrang na-down ako, guys. As in, syempre, nag-expect na yung katawan ko na magbabakasyon na siya. Yung utak ko, in-expect nang magbabakasyon. May ticket na kami, may ticket na rin sila mama. Ang dami ko nang nabiling pasalubong, pero wala pa namang chocolates, buti na lang. Tapos, excited na ako. Kasi guys, nung last uwi ko, 2018, hindi yun bakasyon eh. Nawala yung kapatid ko. So, hindi yun considered as bakasyon. Kasi, hindi naman ako nag-enjoy, hindi naman ako nag-ano. Siyempre, malungkot na pangyayari yun sa pamilya namin. So, this time, excited ako. Tapos, biglang hindi matutuloy. Kaya, sobrang lungkot nung pakiramdam ko. Yun, kaya, si Ryan, umuwi, hindi umuwi. May bakasyon talaga siya na paid. So, tinuloy niya yung kanya. So, wala talaga sa plano ko na mag-local leave ako after sabihin sa akin agad. Kaya lang, habang umaandar yung araw, parang nawawalan ako ng will pumasok. Parang, ano ba yan? Bakit? Basta yung ganong feeling. Kaya sabi ni Mister, mag-local leave ka muna kahit 3 weeks or 1 month. Yun, 1 month pa nga yung gusto niya. Kaya lang naisip ko na masyadong mahaba yun. Pero ngayon naiisip ko parang kulang pa. Pero mix eh. Kasi naboboard akong wala siya dito. So yun. Kaya ako nag-desisyong mag-local leave ng 2 weeks and 3 days.
Yun, umukay naman yung pakiramdam ko, I think. Kasi tuloy pa rin naman yung uwi namin, nausog nga lang. Pero syempre yung expectation ko na nung December, dapat nandun na kami, magkikita-kita na kami. Syempre, nasa Amerika yung magulang ko, hindi naman gaya sa iba na nasa Pilipinas, pag-uwi ko Pinas, doon sila. Hindi, kailangan ko talaga silang sabayan. And sa work namin, sagot ng pinagtatrabahuhan ko after end ng contract. Pero kapag uuwi ka ng hindi end yung contract mo, sasagutin mo na. And ang mahal ng ticket ngayon, guys. Kaya, mas pinili ko na lang na hindi umuwi. Yan. Pero, next year talaga. Sana matuloy na talaga kami. Kasi miss na miss ko na rin sila mama. And may dapat akong asikasuhin din doon na naantala ng naantala. At saka miss na miss ko na yung mga pamangkin ko. Siyempre yung mga kapatid ko. Yun, gusto ko na rin dalawin yung bunsong kapatid doon sa puntod niya. Yun lang guys. And umukay naman na yung puso ko. Pero kagabi nagdadrama ako kay mister na naiiyak-iyak pa ako. Papasok na ako. Ayaw pumasok. Ay, naku. Yun lang guys. Pero ngayon okay naman na ako. Iniisip ko na lang at nilook forward ko na lang na makaka-uwi din kami next year. Yun lang guys. Magpapaantok na lang ako ngayon. Nanonood akong Hunter x Hunter. And medyo mahaba yung tulog ko kanina. Kaya feeling ko hindi ako agad makaka-uwi. Makakatulog. At saka feeling ko aantayin ko talaga si Mister. Yun lang guys. Alam niyo ba kung paano mag-download ng kanta dito sa iPhone? Ang dami nang nagturo sa akin dati pero nakalimutan ko. Isa-search ko na lang kasi may mga tao akong ayong kausapin. Gusto ko mag-headset. Charo. Yun lang guys, dito ko natatapusin yung vlog. Please like this video, share this with your friends, and mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Bye-bye! See you on my next one!